Pinakamasarap na Pasig ng Eres, pinakamasarap na Tuber Cake, at ang pinakamasarap na pandisan. Pero lagi kong binibilad sa kanila yung pandisan nila. At yung mga nagtitanda dito, karang feeling ko matagal na sila rito. Kasi nung bata pa ako, nakikita ko na sila rito. So, yun, no? Bumili pa ako ng buttered toast kasi yung favorite ng mami ko. Bumili pa ako ng pandisa, bumili ako ng kamatsine. Kamatsine, yun yung pinaka nakalakihan kong merienda. So, ayan po, kahit Pasko, bagong taon hindi sila nagsasara. So, gusto ko lang i-impart sa inyo. Gusto ko lang pong i-impart sa inyo na naputol itong video na ito. Kaya dito po tayo sa susunod. Naglakad ako na naglakad. Parang napatripan kong dumaan sa Ados. Ito naman po ay isa sa pinakamatandang pansiteriya sa Pasig. Masasabi kong siguro humahabol to sa pinaka-mga matatandang pansiteriya sa Binondo kasi matagal na rin po ito. Napakasarap na mga pansit dito. Kaya nag-order ako, parang naisipan ko since nakapunta na ako ng Ado ng Dimasa lang, magpunta naman ako ng Ado this time. So ayan, iniisip-isip ko kung anong o-orderin ko. Akala mo naman, ang dami kong o-orderin, diba? Pero ang ordering ko talaga at na-crave ako sa Pansit Canton. Ang first choice ko ay ang chop suey. Pero dahil gusto ng anak ko yung Pansit Canton ang in-order namin. Kasi favorite din yung nanay ko. So, kaming mag-mami, favorite namin, bihon din. Masarap kasi ang Ado, kilala sila sa napakasarap na homemade chicharon. Sila yung gumagawa ng sarili nilang si chicharon. Yung chicharon nila ay yung parang kakaiba. May itlog na nirolyo sa harina at saka pinding po. Nakalakihan ko rin ito. Kaya ayan, talagang buti na lang walang pila. Nag-order na ako at may social distancing din naman. Ayan. Itong video na ito ay supposedly matagal na. Kaya lang nasira. So gusto ko i-feature yung dalawang favorite kong pinupuntahan sa Pasig. Ang Dimasa lang at ang Ato. Ayan, nagbabayad na ako. Napakainit ng araw pero nilakad lang namin yan. Kasi ano pa yan eh, patapos pa lang ang ECQ, yung second ECQ, MECQ. Ayan. Ilang minutes lang, nakakatuwa naman di kami naghintay ng matagal. Kasi minsan, pagka medyo maraming bumibili, matagal maghintay dyan. Ayan.
may pasabog pa nga ako dyan eh. Kasi, sa dinami-dami na nilakad namin, may pinuntahan kami dito sa may bandang rotonda. Tapos, pumunta kami ng Dimasalang. Lakad lang lahat yun. Nagkaroon ako ng pasabog na hindi kinahahalata habang naglalakad ako. Guess what? Later on, malalaman niyo. Stop na yung video. Ang nangyari lang po dyan ay nasira ang tsinelas ko. Naglalakad ako ng walang swelas. Ang sakit sa paa, pero huwag kayo mag-alala. Nag-tricycle lang kami pag-uwi. Siya na po sa putol-putol na video. Please like and subscribe!